ang buhay ng tao is tatlo. Nag-vlog ako kasi... Nag-uulan na naman dito sa Nabotas. Tingnan nyo. Bagyo na naman. What's up sa inyo mga Jong? Kamusta kayo? Anong pinagkakabalahan nyo? At ang pinagkakabalahan natin ngayon ay we're talking about bakit ba ako nagbablog? Bakit nga ba ako nagbablog? Pero bago ko muna sagutin yan, eh mamaya ako pa sasagutin yan. Ano yun? ngayon, kagising ko lang and nakita nyo naman isang magandang maulan na umaga sa inyo. For today is wala nga tayong okay-okay muna dahil sa kadahilanan na may pasok tayo mamaya. Kaya alanganin yung oras ko kaya hindi na rin tayo makapagkoy. Pasensya na rin kayo kahapon at wala akong masyadong nahanap na matinong sapatos. Like una, umikot muna ako sa Muñoz kasi doon sa may Inuya, bumalik ako ron. Kung sakaling nandun pa yung bands na tinamnil kong eto, ayan siya, sayang talaga, maganda talaga sana yung bands na yun. Kaso, hindi ko nakuha dahil nga may walang pera. Ngayon, may pera na, sumahaw na tayo. Pero yun, hindi talaga para sa atin yan. Muli, pero bawi lang tayo next time. May marami naman magagandang mga sapatos na makikita tayo. Kailan may pera na ako, wala akong makita maganda. Pag wala akong pera, natutukso ako, tapos may makikita akong maganda, yung gustong gusto ko talaga. Pero ngayon may pera na ako, wala akong nakita. Ba't ganun, no? Ha? Nananadya ka ba? ayun, umikot ako Muñoz. After ng Muñoz, punta ako sa may Valenzuela. Punta ako ron sa may Coroatan at sa may People's Park. Wala nang ganun mga matitinong sapatos, wala na rin ganun solid, kaya ganon. Doon sa may biyadaanan ng mga karuhatan, doon sa may bandang karuhatan, new arrival, kaso may mga damage na yung mga sapatos. Kaya wala rin yung pagpunta ko, kung wala rin yung pagkwenta yung pagbablog ko, pag binlog ko pa yun, baka sabihin nyo na sira na, binlog ko pa. Kaya ganon. And gusto ko kasi magpakita sa inyo ng mga ganda sapatos na pwedeng pagkatwirianan nga. Ayan. And, yun, after Valenzuela, diretso na ako monumento, nag-ikot din ako, wala rin. And yung arrival na sa Ulvanos, kung hindi nyo natatanong, ang Ulvanos, ayan, pinagbabawal na yung mga vlogger dyan eh. Bawal na kasi yung vlogger, dahil sayang talaga. Solid pa naman yung mga sapatos doon. Eh, ganun talaga. Yun talaga ang rules nila. Kailangan natin sundin yun. And ngayon, medyo mag-ayos-ayos tayo. Luto na naman. At papasok na tayo sa school mamaya. Kala ko suspended kasi nag-uulan-ulan. Then. Natatandaan nyo dati yung uniform ko, mga chong. Nandito siya. Hindi ito ah. Kasi ito. Itong uniform na yan na sinusuot ko pumasok. Ay, pansamantala lang yan. Ang problema lang sa eskwelahan namin. Isang taon, kalahati na. Pero wala pa rin yung uniform na kulay gray na. Ito yun eh. Alam ko yung mga dating nanonood sa akin, yung mga chong, yung mga solid na chong dyan. Alam yun. Wait, hanapin ko. Ito siya oh. Ayan siya. Ayan siya. Ang kadahilanan na bakit hindi ko na nasusuot. Tingnan niya naman. Bibigay na sa akin yan oh. Ayan oh, butas-butas na. Lapit na sa akin bumigay. Sobrang laki ng katawan ko. Baka mamaya kasi kapag sinuot ko ng sinuot pa to eh mapunit o bumigay na. Kaya bumuli na ako ng ganun. Tagal kasi ng bago naming uniform, isang taong kalahati na wala pa rin. Ayun siya, may nakasulat ditong criminology. Ayan. Na ganda. At sa mga hindi nakakalam dyan, isa po akong criminology student na nag-aaral pa. Kaya yun, kung minsan hindi nyo napapansin,
ay hindi ako naka-uniform dahil nga minsan walang pasok, minsan umuwi agad ako para mag-vlog para sa inyo, para ma-update ko kayo sa Ukayan. Okay, at nakauwi na nga tayo dito sa ating tahanan na naman ulit. At ayun, may hindi lang ito, after school, alam niyo na, serve tayo sa simbahan. And ngayon, tara na. At magbibihis na ako. Hindi na ako maliligo kasi naligo na ako kanina. Pagpasok natin, gora na tayo. Okay, at nakauwi na tayo after serve, and pag-uusapan na nga natin kung bakit ako nagba-vlog. Nag-vlog ako kasi boring ako sa buhay ko. Alam niyo yun, yung natunga nga alam dito sa bahay na nakatulala ka lang sa haba-haba ng oras is nakatambay ka lang pero wala nangyayari sa'yo. So yun yung isang tanging paraan kung bakit ako nag-vlog. Kung bakit ako pumasok dito sa YouTube. Pero hindi ako isang tambay, ah. Paisipin nyo, isa akong tambay dyan sa labas. Hindi, isa po akong estudyante na nag-aaral pa ngayon. Tuloy-tuloy lang. Dapat fourth year college na ako. Sa kadahilan nga na tayo ay naabutan ng K-12. Yung 2 years na yun. Yung 2 years na dapat fourth year na ako ngayon. Ngayon ay second year na ako. Second year college. At ayun, still lumalaban pa rin. And ayun, nakukulangan pa rin ako sa pag-aaral. Kaya ito, pinasok ko itong pag-YouTube. At kundi dahil kay Boss Paulo Tomenes nga. Isa siya sa mga naka-impluensya sa akin sa pagbablog. Ayun lang, yung araw-araw ko lang siya pinapanood kasi nga, daily vlogs yung ginagawa niya. Kasi nga, magkukwento din siya tungkol sa buhay niya. Nakaka-inspire lang talaga, nakaka-motivate yung mga kwento niya na ano yung mga napagdaanan niya dati. Kaya ganun, kaya ito, pinasok ko to. Pero bagamat, hanga-hanga talaga ako kay Boss Paulo Tomenes. At alam ko naman, kilala niyo naman siguro yun. And minsan, nagagaya ko, di talaga may iwasan kapag idol mo yung isang tao. Pero pasensya na kayo kung nagagaya ko yung mga estilo niya dati. Pero kahit ngayon, konti na lang. Konti na lang. Pero kundi dahil sa kanya, wala ako rito. At kundi ko siya napanood, hindi rin ako, wala rin ako rito. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa kanya. At ayun, kung medyo masensya na tayo, gusto ko ulit siya makamit para magpasalamat ulit na dahil sa kanya is na-inspire niya ako sa mga ginagawa niya. Pero ako, ang tanging lang masasabi ko sa inyo,
ko na ng buhok. So, kuha muna itong sombrero. Pangit na lang ng tubo ng buhok ko. Actually, kulat ako. Ayan. Gawin yung inspirasyon yung sarili nyo. Huwag sa ibang tao, sa mga nido ninyo. Gawin yung inspirasyon yung sarili nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi diyan mo makikita yung sarili mo. Kasi kilala mo yung sarili mo eh. Kung saan ka nagkukulang, saan ka nagkakamali. Dapat itama mo yun. May itatama naman yun eh. Parang kumbaga lapis lang yan. Or ballpen. Kapag sa ballpen kasi, kapag ikaw eh. Ang ballpen kasi, alam nyo naman, kapag yan ay sulat mo, hindi mo na pwedeng burahin yung pagkakamali mo. Sa lapis naman, eh, kapag kay nagsulat ka at nagkamali ka, ayun, mabubura mo pa yung namali mo, pero may tatamang pa ulit. So, yun yung, ibig ko sabihin, doon sa ballpen at lapis na yan. Gawin yung inspirasyon yung sarili nyo talaga. Huwag na huwag talaga sa mga ibang tao. Pero pwede naman, pero I suggest na yung self-confident. Dapat, huwag kang mahiya sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag kang mahiya sa mga ginagawa mo. At dapat lang, tuloy lang. Kung ikaw ay nagbabalak mag-vlog, eh sumulan mo na yan. Kasi nasasayang yung araw, yung oras na tumatakbo dito sa ating mundo. Kaya kumilos ka na kapag may mga balak ang gawin. Kasi ang buhay ng isang tao ay iisa lang. Iisa lang yan. Pero kung kukumparay natin, ang buhay ng tao is tatlo. Iisa, kulungan, pangalawa, hospital, at pangatlo is cemetery. Yun ang tatlong ng buhay ng tao. Alam niyo naman siguro yung pinupunto ko. Kasi kapag yan ay gumawa ng krimen, mapupunta yan sa kulungan. Kung di naman, sa hospital. Kung may mga nasugatan man, nagkasakit, na-confine, doon. At ang tatlo, sumalangit na wala tayo dito sa may sementeryo. Ayun yung tatlong buhay ng isang tao. Tayo, tatlong buhay natin. Ayun lang yung may papayo ko sa inyo na sana. Ayun yung dahil lang, by Tonong Vlog. At higit sa lahat, gawin mo inspirasyon si Lord at ang iyong pamilya, kundi dahil sa inyo talaga. Maraming salamat sa inyo mga chong sa panonood nito. Maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo eh, wala tayo dito sa kinatatayuan ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Tapos po sa lang, papasalamat sa inyo. Kaya mag-alala. Stay humble lang tayo. No matter what, andito pa rin ako. Para sa inyo. Para gumabay. Muli, ito si Martin Chongson. Nang nagsasabing harapin ang liwanag, talikuran ng anino. Mayoyo at magpaarami. God bless. I'm done. Damn.